Good day and welcome to my channel. Today, I will show you solving word problem which involve inverse proportion. Let's do it. Ngayon ay mag-solve tayo ng word problem involving inverse proportion. If 6 farmers can plow a field in 4 days, how long will 10 farmers do it? So, sa 6 na magsasaka, kung sila ay mag-aararo sa lupa ay matatapos nila ang pag-aararo sa loob ng 4 na araw. Pero pagdagdagan ang kanilang number, ibig sabihin mula sa 6 nagiging 10 ng farmers na mag-aararo sa lupa, ilang araw kaya matatapos nila? So, mayroon tayo dito, isulat natin dito, farmer, tapos this. Sulat natin dito, 6 na farmer, tapos tapusin nila ang trabaho sa pag-aararo sa 4 adlaw, so 4 days. Ngayon ay 10 farmer. So, ilang araw kaya nila matatapos ang pag-aararo sa lupa? Kaya ito ang ating hinahanap ngayon, kung ilang araw matatapos, kaya ito ay X, o ito ang ating variable o unknown. So, sa pag-solve ng inverse proportion, ito ang gawin natin. Sulat natin 6 over 10. Tapos dito, dahil inverse proportion, baliktarin natin. Yung X ay isusulat natin sa ibabaw. Tapos yung 4 ay dito sa ibaba. So, ito ang ating solusyon. 6 over 10 equals X over 4. So, ngayon, unahin natin itong mayroong missing number o ano number. X times 10 is 10X. So, equals 6 times 4 is 24. So, ngayon, ang sunod natin gagawin ay divide tayo dito ng 10. So, gawin natin yan both sides. So, gawin din natin dito. Divide tayo ng 10. Tapos, cancel natin ang 10 para ang iwan ay yung missing number o yung unknown number natin. So, equals. So, 24 divided by 10. So, mag-solve tayo. So, dito sulat natin 10. Tapos, 24. So, 24 divided by 10 is 2. 2 times 10 is 20. Get the difference? 4 subtracted by 0 is 4. Ngayon ay magdagdag tayo ng 0 dito. Tapos, lagay tayo ng decimal point. Ngayon, ang 0 ay bring down natin. So, yung 4 ay nagiging 40. So, 40 divided by 10 is 4. 4 times 10 is 40. Now, get the difference. The difference is 0. So, our answer is 2.4 or 2.4 days. So, ibig sabihin,
Kung 10 farmer na ang magtatrabaho, mag-aararo sa lupa, ay matatapos nila ang pag-aaro sa loob ng 2 araw at almost a half day. So 2.4 days. So ito ang ating answer. Sa example natin ngayon dito sa word problem that involves inverse proportion ay 6 equal pumps can fill a tank in 2 hours. How long will 8 pumps of the same kind fill the tank? So, sulat natin dito pumps, tapos dito sa kabila ay time. So, sulat natin ang 6 pumps. 6 pumps. Tapos, magpasok sila ng tubig sa tanki ay abot ng 2 hours. Ngayon, ay kung 8 pumps ang gagamitin of the same kind, mga ilang oras kaya nila mapupuno ang tangke? So yun ang ating X o ating missing number o ating variable. So sa pag-solve ng inverse proportion ay sulat natin dito ang 6 tapos over 8 equal. So dahil inverse proportion tayo, baliktarin natin ang time. So ang x ang siyang susulatin sa ibabaw, yung missing term natin. Tapos ang 2 ay sulat natin dito sa ibaba. So, sa pag-solve, unahin natin itong mayroong variable. So, 8 times x is 8x. So, equal 6 times 12 or 6 times 2 is 12. Sulat natin dito 12. So ngayon ay mag-divide tayo dito ng 8 para ma-cancel natin ang 8 at ma-iwan ang ating variable o missing number. So we will do both sides. So mag-divide din tayo dito ng 8. So cancel natin ang 8. So ma-iwan ang ating variable na x. So equals 12 divided by 8. So, mag-divide tayo. Solve. So, sulat natin dito 8. Tapos, 12. So, 12 divided by 8 is 1. 1 times 8 is 8. So, get the difference. So, the difference of 12 and 8 is 4. Sulat natin dito 4. Sunod ay dagdag tayo ng 0. So dagdag din tayo dito ng decimal point. So bring down 0. So ang 4 nagiging 40. So 40 divided by 8 is equal to 5. So 5 times 8 is equal to 40. Ngayon, kunin natin ang difference. 40 subtracted by 40 is 0. So, ang sagot natin ay 1.5. So, 1.5 hours. So, ibig sabihin yan, sa 6 na equal pumps ay mapupuno nila ang tangke sa loob ng 2 oras.
pag walong pumps ang ginagamit of the same kind, it will mapupuno ang tangke sa loob ng isa at kalahating oras. So 1.5 hours. So that's all. Thank you for watching. Thank you for watching. I hope you learned something from this video.